Itong Yamaha XTC po ay wala po siyang kuryente na lalabas sa itin sa new wire. Okay, check muna natin mga kagrasa kung wala ba siyang kuryente talaga. Okay. Tingnan natin ang high tension wire kung mayroon bang kuryente na lalabas. Yan po ang ganyang resistance. I-set natin sa yan, 2 ohms. Okay. Yan po ang kanyang resistance mga klasa naman. Sa nakita natin ay okay pa. Pasadong pasada po siya mga klasa naman. Okay, sa sakit ng Yamaha XTC CDI ay ito po mayroon mga klasa. Mayroon po siyang walong connection which is walong wire po mga klasa. Okay. Bali, ito po yun mga klasa, no? Ang kanyang mga wire connection. So yan po mga grasa, no, sa nakita natin wala po siyang kuryente. Since wala siyang kuryente na labas sa kanyang tension wire, ay ito po yun mga grasa, no. Ang next step natin gagawin ay pupunta po tayo sa bandang gilid sa may connection ng pulser. Okay, ito po ang connection ng pulser, no. Ito ang may sakit galing ito ng stator, no. Itong connection na to. Okay, itong namang may dalawang wire. Itong white wire ay ito naman po ang connection ng positive ng pulser o pick-up coil. At ito namang red, ito ang negative ng ating pick-up coil. At ito naman pong tatlong wire na may sakit, itong blue ay ito ang neutral light indicator, no. At itong dalawang wire, itong white wire, ay ito po ang connection ng single stator. Ito po ay patungo sa ating voltage regulator rectifier, which is ito ang charging coil. At ito naman po ang patungo sa ating ilaw sa ating voltage regulator. Okay, i-check muna natin itong connection ng ating pulser. Ang positive connection at saka itong negative connection, ito suklo natin itong ating tester. Tingnan natin kung okay pa ba ang kanyang resistance. Pasadong-pasado pa ba? Okay, tingnan natin. Observe natin mga kagrasa, no. Okay, itusok natin. At isit natin ang tester sa yon sa ano, doon sa 2 ohms. Yan po mga kagrasa, no. Yan po ang kanyang resistance. Isit natin sa yan, 2 ohms. Okay. Yan po ang kanyang resistance mga klasa naman. Sa nakita natin ay okay pa. Pasado-pasado po siya mga klasa naman. Okay, since pasado pa siya, ay ito po yung mga klasa. Sa next step naman po tayo, tingnan natin ang sakit ng kanyang CDI. I-check natin ang bawat connection mga klasa naman. Okay, sa sakit ng Yamaha XTC CDI, ay ito po yung mga klasa. Mayroon po siyang walong connection which is walong wire po mga klasa. Okay. Bali, ito po yun mga kagrasa, no, ang kanyang mga wire connection. Okay, itong red na may line na white is ito po ang 12 volt supply galing na ignition switch at dumaan ng engine stop mga kagrasa. Okay, ito po ang 12 volts positive supply. Ito namang pure yellow is ito po ang patungo sa ating TPS sa carburetor natin mga kagrasa. Then black na may lining na blue is ito po ang patungo sa ating TPS naman sa carburetor natin. At ito namang pure black is ito ang connection ng ating ground sa Yamaha XTC125 mga kagrasa. Then pure white naman po, ito po ang positive ng pulser o pick-up coil o trigger contact. At ito namang green na may line na white is ito ang patungo sa ating light indicator sa harapan ng ating motor. Then next, ang pure orange naman po, ito po ang patungo sa ating ignition coil. Okay, ignition coil po. Then last, ito po ang pure blue. Ito po ang connection nating TPS patungo po sa ating carburetor. Okay, i-check muna natin ito ng tester para malaman natin kung ano ba po ang sanhi, kung bakit wala po siyang kuryente na lalabas sa kanyang high tension wire. Bali, isa-isahin po natin ito mga grasa. Bali, sa Yamaha XTC, ito lang po ang dapat natin i-check kung walang kuryente ang ating motor. Itong apat na wire, ito lang po ang nagpandar ng ating motor na Yamaha XTC. Bali, ito pong apat na connection. Ito po ang ating i-check. Tingnan natin kung mayroon ba po siyang connection. Okay. Sa pag-check mga grasa, no, isit natin ang tester sa continuity. Okay, unahin natin itong black wire kung may continuity ba. Tusok lang ang black probe sa black wire. Tapos itong red probe sa chassis naman. Pwede lang magkabalik tayo ang test probe ng tester. Pag tumutunog, ibig sabihin may connection lang siya.
Yeah, mayroon lang kasi tumutunog siya sa black wire. Mayroon lang connection sa ground. Okay, dito naman tayo sa accessories wire sa red na mailing na white patungo dito sa ating ignition switch. Yan, tusok natin. Galing ito ng engine stop. Yan o, wala siyang connection. Okay, since hindi tumutunog ang tester natin, ibig sabihin putol ang wire o oil mahagla sa open line. Okay, since wala pong continuity itong red na mailing na white, dito galing sa ating engine stop, galing ng ignition switch, patungo sa ating CDI, mag-connect lang muna tayo ng wire mga kagrasa. Pangsamantala lang po ito para yon makita natin kung mayroon ba siyang lalabas na kurente sa kanyang high tension wire pagkatapos natin mag-connect ito mga kagrasa, no? Okay, connect muna natin. Okay, ito po ang kulay ng wire nito ay white, red na may lining na white. Patungo ito sa ating connection ng ating CDI mga kagrasa, no? Ito po ang 12 volts positive supply galing dito mga kagrasa patungo sa ating CDI. Dito dumadaan ang voltahe patungo sa ating CDI. DC po mga kagrasa. Okay, connect mo natin pansamantala mga kagrasa, no? Para yun, malaman natin kung mayroon na ba ang kurente na labas sa ating high tension wire pagkatapos nito. Okay, connect mo natin ito sa ating CDI, no? Mga kagrasa. Sa sim na color mga kagrasa na wire, itong red na may lining na white po mga kagrasa, ito po ang connection sa ating CDI, which is ang function naman ito ay accessories wire po. Sa pag-unang ating susian, mayroong voltahe na dadaan sa brown wire patungo sa ating engine stop, then dadaan naman siya ang wire voltahe sa ating engine stop. Pag-unang ating engine stop, patungo naman siya ang voltahe sa ating CDI. So yun po mga kagrasa, kasi walang connection, maglagay tayo ng wire pangisamantala lang po mga kagrasa, no? Okay, since natapos na po ay ito po mga kagrasa, no? Connect mo natin pulser connection. Okay, since natapos na mga kagrasa, subukan natin na ikrang kung mayroon na bang labas sa kurente sa high tension wire. Kanya rin kalayo? Wala siya kuala? So yan mga kagrasa, mayroon ng kurente. Subukan natin na paandarin kung andar ba ito mga kagrasa. Kasi mayroon ng kurente na labas sa high tension wire. Kasi no, antar lang po siya. Pansamantalang wire connection lang po ito. Maraming salamat po sa inyong pag-subaybayan ng aking mga video.